I'm Jane Aquino. Ito yung aking nilutong tilapyang sinampalukan, guys. Napakasarap ito. So, ngayon ay bibigyan ko kayo ng idea kung paano magluluto nito. Napakasarap na tilapya. Una, magbili kayo sa palengke ng ganitong isda, tilapya. Depende sa ano, kung marami ka sa bahay, 3-5 ganun. O kaya pwedeng pang negosyo, maraming bibili nyo, mga 10 ganun. Pwede nyo iganito yung ibibinta nyo, guys. Kasi itong luto na ito ay organic food. No? Yung walang mga ano na sahog-sahog, kundi ito ay luto ng probinsya noong unang panahon. Yung hindi pa na-discover yung mga nilalagay kung ano-ano dyan. So, ito yung ating napakasarap na original na pagkain. So, ito yung aking sinishare ngayon para mapasaya kayo at kayo ay magluluto ng mga ganitong tilapyang sampalok original. Okay? Sarap. Yummy! Wow! Sarap. Titikman natin mamaya, guys. Bagong luto kasi. Hey, guys! So, yung mga niluluto ko ngayon ay tikman nyo. Napakasarap yung ano, sinampalukang tilapyang. Tilapya, guys! Kasi lutong probinsya ito. Ito yung mga niluluto ng mga nanay ko. So, nakuha ko sa kanila yung mga talino. Yung tatay ko ang hilig magluto, guys, ng ganon, yung tilapyang sinampalukan. Yan, magsungkit-sungkit na lang doon sa namin, yung mga puno doon sa probinsya namin. So, ngayon ay in-apply ko na rin sa inyo para ipahayag ko sa inyo sa YouTube, guys, yung mga niluluto kong sinampalukang tilapya. Bagong ligo ako eh. Kaya nagbablog na ako. Binablog ko na yung aking nululuto. Kasi tapos na yung nululuto ko. So, ibablog ko, guys, para magkaroon kayo ng inspiration sa mga luto-lutong recipe ng mga pagkaing masasarap na simple lang. Organic na organic! Ako si Jane Aquino. Subscribe, like my video notification bell, click the bell all, guys! Para manotify kayo kung may bago akong videong gagawin. So, ganun. Thank you, guys. At introduce ko lahat yung mga kung mga sikreto, yung tilapyang sinampalukan para alam nyo kung ano yung dapat nyo gagawin. Simple lang ang pagluluto nito, guys. Okay? Hi, guys! Welcome back to my vlog today. Ang unang procedure nito kung paano magluto ng tilapyang sinampalukan. Una, linisan nyo ito kasi malangsa. Ito, yan. Yan, pinupokus ko. Ang laki nito, guys. Oh. Pinupokus ko para alam nyo kung paano magluluto nito. Napakasarap. Yan. Yan, oh. Una-una ay, yung linisan nyo kasi madumi yan. Hinawak-hawakan nila sa palimki, kung sino yung mga bumibili, kailangan maingat tayo sa mga kinakain nating pagkain na lininisan natin. So, linisan natin mabuti ito. Linisan yung mga gilid-gilid, ganun. Kasi kuminsan kasi, kung hindi nyo nalilinisan yung tilapia, mapait, guys, yung sabaw. So, kailangan linisan nyo kasi kuminsan doon sa ilalim yan, nabibiak yung abdo dito. So, hindi maganda yung sabaw pag niluto nyo kasi mapait. Kailangan linisan nyo at maingat kayo. Ganon. Yan ang mga secret ko na dapat nyong malaman, maintindihan, at makuha nyo yung aking mga recipe nito. Simple lang. Kasi ito yung binibigyan ko kayo ng masarap na pagkain na less of cholesterol. Kasi una-una, guys, kung gusto nyong kung gusto nyo mabuhay, long life, kailangan organic yung mga kinakain nyo. Yan, mga organic yan, guys.
So, bago nyo, ano yan, nilinis na, back tayo naman. Pag nalinis na yan, guys, lagyan nyo ng asin konti, tapos iprito nyo sa mantika, kaya ganito nagiging brown. Ipiprito nyo konti. Pag nagiging brown na, balibalik na rin nyo, ganun. So, iluluto nyo sa mantika, tapos pag naluto nyo, ay mag-ano na kayo ng ano, sibuyas, ano, ayan, mga sibuyas, kamatis, patis, konting asin, ayun lang, tapos sampalok, yan, sampalok, yan. Bibili kayo sa palengke ng sampalok kasi napakasarap ang sampalok na original nito. At saka, yan, ayan, masarap talaga. O, yan, ang sabaw. Tapos, lagyan nyo ng luya, yan, mga luya, yan. Parang, ano, igisa nyo lang kuunti, pero wag masyadong mantika kasi, tingnan nyo, wala nga siyang mantika. Original na yung sabaw. Tikman natin, guys, sabap. Oh, talagang original talaga kasi ito yung luto noong unang panahon, guys, kaya kailangan makuha nyo yung reciping ito kasi ito yung the best ano for life talaga, na walang ano yung mga yung ingredients lang ay organic lang yung mga natitikman yung sabaw-sabaw, yan organic yan, guys, sampalok lang yan ang nagpapasarap. Pero kasi yung mga ano niyan, yung ano, mas okay kasi yung original na sampalok, yan original kaysa yung alam niyo na. Yan ganun. Organic yan. Simple lang yung pagluluto nito. Yan. Tikman ko ulit, napakasarap. Gusto ko nang kumain, guys. Tapos igisa-gisa niyo lang. Tapos pag naluto na yung mga ingredients na yan ay tikman nyo, ganun, kung tama yung lasa. Yan, importante kasi, guys, may luya kayo. May luya. Kasi, kung walang luya, medyo malangsa kasi isda yan. So, kailangan. Marunong kayo magluto. Ganun. Kasi, ito talaga yung pinaka-original na pagkain noong unang panahon na pagluluto, guys. Guys, ito na yung aking niloloto ngayon. So, ngayon, pag medyo naluto na yung isda, yung mga ano na, nailagay nyo na yung mga ingredients. So, ilagay nyo na itong ano, mustasa. Yung mustasa, guys, oh, tingnan nyo. Yung mustasa yan, bibili kayo sa palengke ng mustasa. Gulay. Para medyo, ato, maganda itong mustasa na yan. Yan, mustasa. Napakasarap. Healthy na mustasa yan. Kailangan, ano, ganyan ang mustasa, guys. Pag naluto na, medyo brown-brown na siya. Oh, kasi kailangan tingnan nyo naman kung medyo luto na yung mga mustasa nyo kasi pangit naman yung ano, hindi siya naluluto. Kailangan pag naluto, guys, ganyan ang ano niya, itsura niya. Ang mustasa, yan ang ilalagay nyo na, simple lang. Kailangan medyo mga ang ilagay nyo mga tatlong kamatis kasi ito rin ay nag itong kamatis kasi, guys, ito yung ano, nakakagamot din ng mga ano, yung mga disease na yung ano, yung mga heart attack yan. Kasi iyan, nakakagamot yan. Kailangan maraming kamatis kayo, kumakain ka ng mga kamatis, tapos luya, yan. Gamot din yung luya na yan. So, organic talaga yan. Ito, gamot din ito, vitamin C ito. Ito sampalok yan. So, marami kayong makukuhang ano, vitamin talaga na ganito, simple lang. Na walang ik-ik na mga ingredients na kung ano-anong ano, hindi magandang lasa. Simple lang na pagluluto pero maganda ito. Itong recipe na ito, guys, ay sinampalukang ano, tilapyang sinampalukan o sampalok. Yan, yung lutong probinsya ito. Yan. Makikita nyo. Pag nagluto kayo nito, simple lang yung mga ingredients kung ano. Kailangan marunong ka rin magluto. At saka, kanina hindi ko na kasi na ano, ano ba yun, na i-proceed yung mga ano ko habang nagluluto ako. So, naluto na, binigay ko na lang yung recipe, guys, kasi medyo ano ako, marami akong ginagawa. I'm so busy. Busy kasi may lakad ako. Dami kong niluluto din kasi. Ayan, oh, may niluluto akong ganyan. Yung ano, baka. Yan, marami. May mga prutas, ganyan. Ayan, marami akong niluluto kasi mahilig din kasi ako kumain ng mga simpleng
ulam na masarap, na organic yan, para mahaba yung buhay ninyo, guys. Kasi, una-una kasi, nagkakaroon tayo ng sakit dahil sa mga pagkain natin kinakain, tapos, yung maraming mantika, kolesterol, tapos ang daming, yung maaalat, ganun yung timpla. Kailangan marunong kayong magtimpla, marunong kayong i-manage nyo yung buhay nyo, yung katawan nyo, para magiging sexy, tapos maganda yung healthy nyo, long life, masaya kayo pag ito yung mga kinakain nyo, ganun. Kasi habang tumatanda tayo, guys, ito ang mga kinakain natin na pagkain. Kasi kung hindi mabigat ang katawan nito, medyo malambot-lambot, madali lang matunaw sa immune system natin ito, kasi yung metabolism natin, yung immune system natin lalakas, ganun. Tapos yung mga metabolism natin, madali lang matutunaw yung mga kinakain natin, mga ganito. So, lahat ng mga vlogs ko dyan, so, yung healthy food, lahat yan, guys. Simple lang yung vlog ko, pero may impact. May dating yung knowledge, yung makukuha yung recipe. Simple lang. Kayo na lang yung magluluto. Kailangan kunting yung magluluto kayo talaga. Kasi kung hindi kayo magluluto, hindi nyo matitikman yung masarap na pagkain, tapos yung aura nyo, nakikita nyo yung mga mukha nyo, guys, hindi masaya. Habang tumatanda kayo pag ganito ang mga kinakain nyo, yung aura nyo, guys, ay medyo baby face. Kasi less kayo sa mga yung mamantika, tapos yung mga katawan nyo healthy, malakas, kasi yung nutrient, yung full of nutrition ay na-achieve nyo sa inyong mga katawan, dahil ang mga dapat nyong kakainin, guys, ay organic talaga po pag kayo ay medyo mag-edad-edad na, ganun. Pero kung medyo bata-bata pa, pwede pang magkain ng mga carne-carne, yung mga dyan, social ang pagkain. Pero the best thing talaga na pag kayo ay nagka-edad ng 50 above, ay kakain kayo ng mga gulay, isda, importante isda, sabaw, yun, may sabaw na organic lang talaga. So, marami akong recipe na dapat nyo malaman. So, ito na lang muna, kasi gusto kong makatulong sa inyo at lahat-lahat ng mga nanonood. Thank you sa mga nag-view nito. At magkaroon kayo ng mga idea. Thank you for watching my video. Guys, don't forget to subscribe and follow my vlog YouTube channel. I'm Gina Aquino. Thank you for watching my recipe for today. Tilapyang sinampalukan. Organic food. Thank you. Bye. See you. Thank you. Bye. Bye. God bless you all. And always pray to God. Thank you. Bye.